Magandang araw sa atin mga Kaps, and welcome back sa ating YouTube channel. At in today's video ay magandang araw sa atin mga Kaps. So ayan yung ating panel door na San Francisco G. Melina Wood.
mali pinaprepare natin. So matagal lang talaga yung pagpiprepare, mga kaps. Talagang hihimasin natin lahat ng sulok, lalo pa ito. Di bandeha siya, tapos may mga router. So ito yung nagpapatagal sa preparation. So tsaga-tsaga lang din kasi ganun talaga yung pagpiprepare bago natin siya barnisan. At makinis talaga. Kung napanood nyo yung video nung una, sinander muna natin siya ng grit 60 power sander, tsaka natin siya binura yung mga gahid nung 60 grit ng flat sander na grit 80 naman. Tapos nilihan natin yung mga kanto-kanto, yung mga router ng kahoy gamit yung 80 tsaka yung 100 na grit. And then ilinisin na natin ito, mga kaps, and then i-prepare na natin siya for sanding sealer. After ng sanding sealer ay pilihain naman natin siya ng 150. So babatakan natin siya. So optional naman yung pagbabatak, mga kaps, depende sa inyo kung gusto nyo batakan. Ang gagamitin natin dito ay SureTight. And then after that, lilihain ulit natin ng 150 para magpoponda na naman tayo ng wood stain. So roche na lang gagamitin natin, medyo light color lang yung gusto ng may-ari. Then after ng sanding ng wood stain ay bubugan ulit natin siya ng dalawang patong pa na sanding sealer. Sa interval ng sanding sealer ay maglilihat tayo ng 400 para maglinis, mga kaps. And then bubulihin natin. After mabuli ay pwede na tayong mag-apply. Lilihain ulit natin ng 400, tapos mag-apply na tayo ng top coat. Nagamit pala tayo, mga kaps, ng Nippon Paint. Bali ito ay single component polyurethane varnish. So para sa kahoy talaga siya, mga kaps. Tsaka maganda yung finish niya. Bali acrylic thinner lang yung gagamitin natin pang reducer. Tapos i-apply natin siya by spray. So maganda yung finish niya. Ang ginamit natin doon sa San Francisco na Aninapla wood, ito yung pinan-top coat natin sa kanya. Kaya high gloss siya. High gloss ang naging finish niya, mga kaps. So yun din ang i-apply natin dito sa ating San Francisco na panel door. Ayan, na Jimmy Lina wood. Okay, simulan natin, mga kaps. So matapos natin ang proseso ng pagkikinis sa ating panel door, make sure na malinis natin to. It is free from dirt o yung mga alikabok bago tayo magbuga ng sanding sealer. So sa pagtitimpla ng sanding sealer, mga kaps, 3:1 lang naman yan. Kapag ka medyo malamig ang panahon po, pwede tayong gumamit ng lacquer flow para hindi mamuti ang ating sanding sealer pag ibinuga na natin sa ating panel door. 3:1. Halimbawa ay isang litro ng sanding sealer ay lalagyan natin siya ng 1/4 liter na lacquer thinner o di naman kaya ay acrylic thinner. So mas maganda gamitin nyo, mga kaps, is acrylic thinner dahil mas mainit siya kumpara sa lacquer thinner. Sanding sealer ay babatakan naman natin siya, mga kaps, ng SureTight. So ang paghahalo ng SureTight ay halimbawa ay isang litro ng SureTight ay isang litro din ng patching compound. Pero konti lang naman ang ginagamit natin, mga kaps, sa
pagbabatak ng SureTight. Halimbawa ay 1/4 liter ng SureTight, lalagyan din natin siya ng 1/4 liter na katumbas ng patching compound para madali natin siyang ibatak at saka mas madali natin siyang lilihahin. So ang panghalo lang dyan mga kaps is lacquer thinner o kaya acrylic thinner para mapaghalo natin ang SureTight at ang patching compound. Yan ng artificial para mawala yung mga patche nung minasilyahan natin gamit ang body filler para hindi siya ganong halatain. So matapos natin siyang ma-wood stain ay pwede na natin siyang maglalagay pa tayo ng konting stain para mahabol natin yung ibang kulay nung pinastahan natin kasi